naman. 16 years na akong ganyan. Kamusta na kayo po? Kamusta po kayo dyan? Tagal ko pong hindi nakapag-live kasi po panay ang atake ng GERD lately dahil sa mga bawal na kinakain. Like, bawal po ako sa egg, dairy, ganyan, chicken, mayo, cheese, butter. Marami pong bawal. Naala po headband ko ito pala. Ayun po. Hindi ko alam kung napanood yun iba kong live ko dito. Share ko lang po sa inyo. Ako po si Ramona. And I am 45 years old na. I've been diagnosed with generalized anxiety depressive mood disorder. Dami, diba? Claustrophobia. GERD. Nung 19 years old ako, kasi yun yung first nervous breakdown ko, 2001, nung hindi ako nakakatulog. Tapos, second nervous breakdown ko, hindi naman ako nakakatulog talaga, 3 months, 2011. Tapos, yun na yung last day ako na. So, I've been living, struggling every day with the help of the Lord. I've been coughing every day for 16 years. Kaya yung voice ko, nasira na siya, hindi na ako makakanta. Dahil yun sa acid and anxiety, pag allergy, AAA. Aming bawal na pagkain. Ngayon, ang kinain ko po, sinigang na bangus na hindi masyadong maasin. Ako nagluluto. Tsaka pritong bangus. Tsaka warm water lang lagi kong iniinom. Ang iniinom ko lang, warm water or tea. Lagundi tea. Yun. Hindi ko na maalala yung huling beses na uminom ako ng beer or Coke or juice. Talagang bawal. Ang kinakain ko lang na fruits ay latundan. Hindi ako pwede ng lakatan kasi maasim yun. Maasim din ang saba. So, latundan. Okay. Apple. Yan. Pero dapat busog ka sa apple tsaka bawal ang malamig na apple. Yun lang. Avocado kasi mahal eh. Tapos, limited lang talaga kinakain ko. Wala din akong iniinom na vitamins. Kaya, ayun. Tapos, 3 years lang lagi. Tapos, matagal na akong hindi uminom ng gamot. Dati uminom ako ng Zanor. Tsaka Ribotril, that was 2012. But 2024 na ngayon, kahit na sinasabi ng doktor, kailangan ko ng maintenance kasi hindi pa rin ako makasakay ng aeroplano tsaka elevator. Hindi din ako naglalock ng doorknob kasi takot ako sa mga closed spaces at makahinga. Hindi din ako makabiyahe mag-isa malayo. Parang tinanggap ko na lang siya, ganun. Problema ko ngayon, kailangan ko na magpabunot ng bagang kasi bulok na. Hindi ko pa magawa kasi nagpapalpitate ako, pero still praying for it. Ayun, tas ano pa ba? Pero ngayon, ang tulog ko, inaantok ako 5 a.m. na lang. Nakatulog ako 6 a.m. Gising ako 12. Minsan 1. Tapos sinusundutan ko pa ng isang oras para makakompleto ako at least 7 hours. Para marami akong magawa sa bahay kasi housewife ako. Hindi na ako pwedeng masyadong mapagod kasi lalo kung mahirapan huminga. Yan o. Diba, hirap.
nagsawa na rin ako ma-depress kasi tagal na rin eh. Yun. Tapos, lagi lang ako sa bahay. Wala rin akong true friends dito. Kasi, na-trauma na ako makipagkaibigan. Lagi na lang akong inuloko. Ninanakawan pa. Papalibre lagi. Ganun. Kaya, I just chose to always stay at home. Nakalabas lang ako pag day off ng asawa ko. At, and, bukas day off ng asawa ko. So, masaya ako pag day off niya. Kasi nakalabas ako. Tapos, ang trabaho ko, habang nasa bahay, nagki-clay ako. So, I'm an artist. Nagka-caricature ako, nagpo-portrait ako, nagpe-painting ako. Pero dahil nga wala tayo sa mood madalas, wala akong bagong painting ngayon. Tapos, like this yung clay na muna ginagawa ko. Ganyan. Mga cake topper or pangpa o regalo. Ganun. Basta, yun. Artsy. And, yun. Yun ang pinagkakitaan ko. Kasi kailangan ko din ng pera, diba? Para sa sarili kong pangangailangan. Tapos, meron din akong etong skin allergy. Ang pangit na tingnan, pero baka meron din kayo nito. Tagal na nito, like, I think this is like 8 years na. Pabalik-balik. Kasi, kumain ako ng cupcake. Alam mo, kinain ko lang na cupcake, kalahati lang, maliit. Theory yun, di ba? Ito. Pangit niya talaga. Kaya pag nakikita ng mga student ko, kasi minsan may nagpapaturo sa akin ng painting, naiya ako kasi tinatanong ng mga estudyante ko, teacher, what's that? Yan. Magbabalat siya. Kasi nangati siya ng nangati kahapon. Kinamot ko, ayan. Mahapti. Pero ngayon hindi na mahapti. Nalagyan ko lang siya ng nireseta sa akin na para sa kati. Tapos kinokoveran ko na lang para hindi madumi yan. Kasi open wound. Ayan. Ngayon, lagi akong may baon ng Kremil S. Lagi, hindi pwede akong mawawala ng Kremil S. Tsaka laging warm water. Ganun. So, kabisado ko na yung mga gagawin. Tapos kapag hindi ako makatulog, siyempre lagi akong merong Bible na tabi. Yan. Tatapos ko na to. Glory to God. Sinimulan ko sa Genesis hanggang Revelation, tapos ko na siya. Tapos ngayon, ano lang ako, parang magbabasa-basa ng pakunti-kunti. Ayan. Tapos, ang Word of God kasi encouragement yan eh. May power siya. Tapos, ano, mahilig kasi ako managinip, so I make sure I always pray and dapat laging nasa Bible, nasa tabi ko yung Bible para hindi ako ma nightmare. Tapos, basta napakahalaga ng tulog sa akin, sa ating lahat. Kasi, ano yan eh, yan yung ano natin eh. Kaya nga tayo nirresita ng mga antidepressant pills. Pampatulog yun eh. Pero sa awa ng Panginoon, nakakatulog naman ako 5 to 8 hours. Okay na yun. Tapos, bago ko magkaroon, minsan yun, hindi ako natutulog 24 hours. Tapos, bago magkaroon, madali ako mainis, irritable, madaling magalit.
Hindi mo na ako nananakit. Mahilig akong sumigaw. Tapos, yun, nag-focus na lang ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Iniiwasan ko yung stress hanggat maaari. I always pray. I really, really pray all the time. And parang makatulog ako, manunood, nakikinig ako lagi. Laging naka-open yung cellphone ko, nagpe-play ng mahina yung healing scriptures. So search nyo lang sa YouTube, nakalagay healing scriptures, 12 hours, nagpe-play yun. Para pagising ko, nabibilang ko din ilang oras ako nakatulog. Tsaka, pag pre-play ko yon yun, naantok na ako. Meron siyang ano eh, talagang healing power yung words of God. Tapos, kailangan din, comfortable ka lagi, mag-shower ka muna, dapat busog ka, ganun, pero hindi ka pwedeng matulog agad pag busog. Basta hindi ka pwedeng magutom, hindi ka pwedeng masyadong busog, tamang busog lang. Tapos, fresh ka lagi para makatulog. Tapos, pajama na soft, basta comfortable ka dapat. Komportabling higaan. Hindi ako nakatabi sa asawa ko. I have my separate bed. Kasi meron akong ano, motion sickness. Ayoko nung may kumukuya ako, may hilo ako, ganun. So, I just have my own bed. Yan. Tapos, yung aking pillow, wedge pillow. Yan. Kasi para hindi umakit ang asin. Diba? Ang dami na. Tagal na to. Siguro mga 10 years na to. Ay, hindi naman siguro 10. Mga 6 years. Tapos, ayun, dapat mild lang yung scent ng room. Pati yung cologne ko, mild lang ang scent. Daming arte, no? Hindi ka magusto yan, eh. Kailangan, eh. Wala kasing ibang ano sa'yo, eh. Basta may any mild scent. Nahihirapan ako huminga kapag may usok, may nagsisiga, may nagyosi, may sunrocks, naimatay ako dyan. Basta gusto ko mild scent, mga citrus scent, ganyan. Tapos eto, lagi akong may ganito, therapeutic rub oil. Therapeutic oil. Lagi akong nag-aano nito, inamassage ko sa sarili ko bago matulog. Tapos, I do breathing exercises once in a while. Like, ganito, igaganyan mo siya yung rub. Kahit na anong rub. Tapos, cover mo to. Inga. Hold. Release. Inga. Hold. Release. Yan. Yun, namassage ko yung sarili ko. Yun pa ako din, ganyan. Tapos, kapag minsan may anxiety ako, ito, sa paa, foot massager. Kabisado ko na yung mga, ano, pampakalma sa akin. Yun, basta, malaking bagay yung, ano, prayer. Always talk to God. Always cry to Him. Pag nade-depress ka, pag ina-attack ka, I always pray, always cry, always talk to Him. Always, always, always Jesus first. Yun lang po. If you have any questions, you can DM me. Don't worry, you're not alone. You just have to study yourself, listen to your body, and it helps to talk to yourself then once in a while. Pag sobrang nagpapanik ka, ganun, ang ginagawa ko, pag sobrang depressed ako at sobrang nagpapanik ako, minsan, in case of emergency, I video myself, I talk to myself. Ako yung nagpapakalma sa sarili ko, ako yung nagpapayo sa sarili ko, ganun. Parang, iba kasi pag pinivideo mo, pag pinidyo mo, yan, you can play it back anytime. Kasi, totoo nga talaga, walang ibang makakatulong sa atin, the best, kundi tayo din. Ano yung asawa ko? Bye-bye! God bless you!